Tila ginamit lang daw si Vice Ganda ni Ayon Perez at ex na taga Tarlac para makakuha ng milyon-milyong pera. Malapit sa akin na may pinagdadaanan sila ngayon. Unang-una yung... Hindi na raw makapasok ng regular si Vice Ganda sa kanyang dating programa na It's Showtime matapos ang umano'y pangluloko na ginawa sa kanya ni na Ayon Perez at ex na taga Tarlac. Lumalabas na tila ginamit lamang siya ng dalawa upang makuha ang kanyang milyong-milyong pera. Ayon sa mga balita, tinanggal na raw bilang host si Ayon Perez sa naturang noon time show dahil sa kanyang ginawa kay Vice Ganda. Galit na galit ang mga kapwa host ni Vice Ganda sa It's Showtime dahil sa pangyayaring ito. Masidhing emosyon ang bumabalot sa set ng programa at marami ang nagtatanong kung ano ang tunay na motibo ng dalawa. Hindi lamang daw nasaktan si Vice Ganda sa personal na aspeto, kundi pati na rin sa kanyang profesional na buhay dahil naging dahilan ito ng pagkasira ng kanyang reputasyon sa showbiz. Sa ngayon, nagdesisyon na si Vice Ganda na sampahan ng kaso si na Ayon Perez at ex na taga Tarlac. Ipinaglalaban niya na dapat managot ang dalawa sa ginawa nilang paglimas ng kanyang pera. Determinado si Vice Ganda na ipakita ang katotohanan at ipaglaban ang kanyang karapatan. Ayon pa sa ilang malalapit kay Vice Ganda, sinisigurado niyang mabubulok sa kulungan si na Ayon Perez at ex na taga Tarlac kapag napatunayang maisala ang mga ito. Patuloy pa rin ang pagsubaybay ng publiko sa mga susunod na hakbang ng komedyante laban sa dalawang personalidad na ito. Ang tanong ngayon ay kung ano ang magiging sagot ng dalawang akusado sa mga paratang na ito at kung ano ang kahihinatnan ng kanilang mga karera sa industriya ng aliwan. Vice Ganda, hindi mapatawad si Ayon Perez sa panluloko, sinasabing si Vice ang gumastos sa mga date, nagbigay pa ng pera na napunta sa ex-girlfriend ni Ayon sa Tarlac. Isang emosyonal na pahayag ang ibinigay ni Vice Ganda kamakailan, kung saan malinaw niyang sinabi na hindi niya mapapatawad si Ayon Perez dahil sa panlulokong ginawa nito habang sila pa. Ayon kay Vice Ganda, halos siya ang nagdadala ng kanilang relasyon sa punto na siya pa ang gumagastos sa kanilang mga date. Anya, siya ang laging nag-aabono sa kanilang mga gastos at para saan nga ba? Para lamang malaman na may iba pang pinaglalaanan ng kanyang pagmamahal at pagsasakripisyo si Ayon. Dagdag pa ni Vice Ganda, madalas daw siyang magbigay ng ekstrang pera kay Ayon Perez. Akala niya ipara ito sa mga pangangailangan ni Ayon, ngunit laking gulat na lamang niya nang malaman na ang perang iyon ay napupunta pala sa ex-girlfriend ni Ayon na taga Tarlac. Labis na sakit ang nararamdaman ngayon ni Vice Ganda, hindi lamang dahil sa pagkabigo, kundi dahil sa pakiramdam na tila pinaglaruan siya ng taong minahal niya ng lubos. Sa kabila ng lahat, tila determinado si Vice Ganda na magsimulang muli, ngunit hindi raw niya basta-basta mapapalampas ang panlulokong ginawa ni Ayon Perez. Para kay Vice, hindi na sapat ang mga paliwanag ni Ayon upang mapawi ang sakit at pagkadismaya na kanyang nararamdaman. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng malaking sugat sa kanyang puso, sugat na hindi basta maghihilom sa isang iglap. Inaasahan ng marami na mas magiging matapang si Vice Ganda sa pagharap sa mga hamon ng buhay, lalo na ngayon na ipinakita niya ang kanyang kahinaan bilang isang tao na nasaktan at naloko. Ngunit, sa kabila ng lahat, umaasa pa rin ang kanyang mga tagahanga na muling makakabangon si Vice Ganda mula sa mapait na karanasang ito. Dala ang mga aral na natutunan niya sa kanyang mga pinagdaanan. Vice Ganda, pinawalang bisa ang kasal kay Ayon Perez dahil sa isyong panluloko. Ayon sa mga netizens, mukhang araw na ng katotohanan na tila wala talagang forever, lalo na sa usaping pag-ibig. Marami ang naniniwala na hindi kailanman tunay na mamahali ng isang lalaki ang isang miyembro ng DVD, tulad ni Vice Ganda. Nakakaawa raw si Vice Ganda dahil sa kabila ng lahat ng kanyang naging pagsisikap at pagpapakita ng pagmamahal sa kanilang relasyon. Siya pa rin ang tila naiwan sa ere. Ayon sa mga balita, si Vice Ganda umano ang laging nagbibigay ng effort at sakripisyo para sa kanilang dalawa habang may kumakalat na mga usap-usapan na may ginagawang milagro ang kanyang boyfriend na si Ayon Perez. Pinatunayan ng mga ulat na sa kabila ng kanilang matamis na samahan at pag-ibigan, tila mailihim na tinatago si Ayon na naging dahilan ng malaking dagok sa kanilang relasyon. Sa kasalukuyang update, nagdesisyon na raw si Vice Ganda na ipapawalang bisa ang kanilang kasal ni Ayon Perez. Ito ay matapos niyang malaman ang tungkol sa sinasabing panluloko ng kanyang asawa.
Hindi na umano kinaya ni Vice Ganda ang sakit at pighating dulot ng pagtataksil. Kaya't nagpa siya siyang wakasan na ang kanilang pagsasama. Maraming taga-subaybay at tagahanga ni Vice Ganda ang nalungkot at nakisimpatsya sa kanyang kalagayan. Inaasahan naman ng lahat na makakabangon siya mula sa pagsubok na ito at patuloy na magbibigay ng kasiyahan sa maraming tao. Ayon sa kanya, napakalungkot na sinapit ni Vice Ganda sa relasyon kay Ayon Perez. Napakalungkot ng sinapit ni Vice Ganda sa kanyang relasyon kay Ayon Perez. Akala natin ay totoo ang konsepto ng key forever, lalo na't sila ay kasal na. Ngunit sa kabila ng kanilang kasal, doon lumabas ang tunay na ugali ng isang tao. Masasabi nating mas mabuti pa sana kung hindi na lamang sila ikinasal, dahil kung ganoon ay hindi na sana magiging sobrang sakit para kay Vice Ganda ang kanyang nararanasan ngayon. Ang sitwasyon ay tila nagiging mas masakit pa dahil sa mga balitang kumakalat na si Ayon Perez ay muling nagsama ng kanyang dating kasintahan mula sa Tarlac. Ayon sa mga ulat, mukhang nagsasama na muli si Ayon at ang kanyang ex-girlfriend at sila ay namataan pa umano sa isang hotel kung saan tila masaya nilang binubuo ang araw na parang isang pamilya. Masakit para kay Vice Ganda na malaman ang ganitong balita, lalo pa tila pinili ni Ayon na bumalik sa kanyang ex-girlfriend dahil hindi raw kaya ni Vice Ganda na magkaanak. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng labis na kalungkutan kay Vice Ganda na dating naniwala na ang kanilang pagmamahalan ay magtatagal magpakailanman. Ngunit sa huli, lumalabas na ang kasal ay hindi garantiya ng forever at ang tunay na kulay ng isang tao ay lumalabas sa paglipas ng panahon. Marami ang nakikisimpatya kay Vice Ganda, lalo na't kitang-kita ang sakit na kanyang nararamdaman. Ang mga pangyayari ay nagbukas ng usapin tungkol sa mga realidad ng buhay pag-ibig na hindi laging tulad ng inaasahan. Ngayon, si Vice Ganda ay kinakaharap ang isang bagong yugto ng kanyang buhay na puno ng pagsubok at pangamba habang si Ayon Perez naman ay tila nagpapasya na magpatuloy sa kanyang buhay kasama ang kanyang ex-girlfriend.